Meron din daw kasi dito dati na inagawan ng motor tapos sinunog ng buhay yung rider. And then until now daw hindi pa nahuhuli yung mga suspect. So yung kaluluwa daw ng rider na sinunog ng buhay is nandito pa rin daw. Alas dos ng madaling araw sa Marila. Eh, shit! So ayun, biglang rides kasi to. Kanina lang kami nagkayayaan, around 7 PM. Eh, kasi ako, personally, hindi pa ako nakakapunta dito. Kaya, first time ko talaga makapunta ngayon dito sa Marila. Bale, apat kami. Then yung mga kasama ko, pinauna ko na. Pinauna ko sila kasi gusto ko nga maka-experience ng something creepy. Hindi ko nga rin kabisado itong lugar eh. It bali, nagmamaneho ako ngayon na sinusundan ko lang din tong kahabaan ng ano ng highway na to. Hindi ko siya kabisado, to be honest. Tapos, marami ako naririnig eh, and marami ako nababasa about dito sa Marilac eh, na tuwing gabi nga, ay wait, na sisilaw ako dun sa kotse sa likod. Paunahin ko lang saglit. Yun, actually may mga dumadaan namang mga kotse ng ganitong oras, tapos may mga nakamotor din, kaso bibihira. Maraming ako naririnig na kwento about dito na minsan nga daw biglang may tumatawid, and then minsan may mga nakatayo sa gilid, and minsan nga may maka-experience ka nga rin daw na parang may sumasakay sa likod mo. And may nabasa din kasi ako sa isang ano, sa isang vlog, meron din daw kasi dito dati na inagawan ng motor tapos sinunog ng buhay yung rider. And then until now daw hindi pa nahuhuli yung mga suspect. So yung kaluluwa daw ng rider na sinunog ng buhay is nandito pa rin daw, pag-alagala. Ewan ko lang ha kung totoo yung ganung kwento ha. Nabasa ko lang din kasi siya. Kasi nga alam naman natin na maraming namamatay dito sa Marilac, kaya maraming nadidisgrasya dito. So kasi nga maraming kwento dito, and dati pa nga daw, meron pa nga daw dito mga sinasalvage. And then meron din dito yung mga, kung aware kayo doon sa tinataas na alambre, tataasan ka ng alambre pagdaan mo. Bali, yun nga, pwede kang maputulan ng ulo, hindi na agawin yung motor mo. Tapos yun. So ayun, kanina pa ako nagda-drive. And then, hanggang ngayon, hindi ko makita yung mga kasama ko, nauna na yata sila. Bukod sa sobrang lamig nga dito, ng ganitong oras, as in sobrang lamig, dapat nga nag-doble ako dito. And then bukod doon, ayun, parang mabigat lang yung takbo ng motor, parang may something na ano. Pero siguro ano rin, dahil nga siguro sa puro paakit na daan kanina pa, kaya parang medyo mabigat yung hatak ng motor ngayon. Pero sa kahabaan naman, wala pa ako na experience na parang ano, na nagpapakita or may tumatawid. Wala eh, pero ayun, yun lang experience ko ngayon ha. Sobrang lamig and sobrang dilim lang, as in wala kang makikita halos. Kung wala kang kasalubong, wala kang makikita. Sobrang dilim niya. Eh kasi nga kung makikita nyo, sobrang haba na itong Marilac eh. Sobrang ano, pag ikaw lang talaga mag-isa dito, napaka-delikado. As in, hindi ko siya mare-recommend sa inyo na magna-night ride kayo dito ng mag-isa. Kasi sobrang delikado niya. Pwede kayong harangin eh. Tapos once na maharang kayo, pwede na kayong ma-hold up or pwede nang gawin kahit na ano sa inyo eh. Then tapo na lang kayo sa gilid. Kasi sobrang dilim, as in, kung makikita nyo itong paligid, kung wala akong makakasalubong, wala na. Sobrang dilim, as in. Tapos kung hindi ako naka-high beam, kung wala akong MDL, yung harap ko, as in, sobrang dilim. Motor lang, ilaw lang ng motor ko yung makikita ko sa harapan. And then sa likod, pag tumingin ako, wala na, totally blackout na. So ayun, siguro hanggang dito na lang muna, gagawa na lang ako ng separate vlogs about dito sa experiences namin ngayon. Ha? Kayo, kayo bala. Kayo, kung gusto nyo, di magkape, magkape tayo, kayo. O, tara, sige, tara. Bad t-shirt. Arte. Dikati mo dito, saan na pa ako dito kami?